Miss M. De La Cruz. Napatayo agad ako nang bigla akong tawagin ng isang babae para ma-interview. Sa isip-isip ko, baka sekretarya to na magiging boss ko. Ramdam kong pagtambol ng dibdib ko nang dahil sa kaba. Napabuntong hininga na lang ako. Diyos ko po, patnubayan mo po ako ngayong araw na to. Sa sobrang pag-iisip ko, hindi ko na malayang kinakausap na pala ako ng babaeng nagatid sa akin. Nandito na po tayo, Miss M. Mahinang saad niya. Doon ko lang napansin na nasa tapat na pala kami ng pinto ng conference room. Napalunok ako nang wala sa oras dahil sa sinabi niya. I-interview na ako? Naku po, ito na talaga. This is it. Kaya mo to, Em. Pipingusal ka sa aking sarili. Kailangan kong kumayod para sa pagkain ko. At syempre para sa lactacid para palagi namang fresh yung... Alam niyo na. Salamat. Nautal na sabi ko. Pagkatapat ko sa malaking pinto ay inayos kong aking sarili. Huminga ako ng malalim para hindi ako kabahan. Dahan-dahan kong sinarado ang pinto para hindi makaagaw ng pansin ang pagpasok ko. Pero agad ako natigilan nung nakita ko kung sino ang aking nasa harapan. Alanganin akong humiti sa lalaki na kaupo. Mali ho ata ako ng napasukang room. Sige ho, pasensya na, lalabas na po ako. Kamot sa ulong sambit ko. M. De La Cruz, hindi ba ikaw to? Nakangiwing ani ng matipunong binata. Come back here and sit down. Namamawis ang kamay ng dalaga at sobrang kabang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Awkward siyang lumingon at bumalik sa inuupuan kanina. Hindi naman talaga ako interesado sa pag-a-apply. Bale, nakita ko lang na may masa... You're hired. Pagputol pa sa kanya ng binata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maghapong nakakulong si M sa kanyang kwarto. Ayaw niyang lumabas. Ayaw niyang kumain. Parang walang saysay ang buhay niya. She is so broken, helpless, and depressed. Nag-break kasi sila ng longtime boyfriend niyang pinag-aral niya sa law school. 5 years ang itinagal ng relasyon nila. He was her first love, kaya sobrang sakit sa kanya ng sitwasyon. Nalaman niya ding may babae na ito na nakilala sa school na pinapasukan ito. Minsan na lang kasi sila kumakita ng binata dahil busy rin siya sa trabaho niya na siyang pangtustos niya sa pag-aaral nito. Ngunit lingid sa kaalaman ng lalaki, wala siyang pangarap sa buhay. Napagpasyahan niya itong bisitahin sa school na pinapasukan ito. Ngunit imbes na itong masorpresa, ay siyang nasorpresa nang makita niyang may kahalikan ng kanyang magaling na boyfriend at ang kaklase nitong kinulang ang suot sa uniforme sa tela. At doon, ay napagdesisyon na niya nang hiwalayan ito. Kaya ito, wala siyang magawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Nagbakasyon siya sa isang sikat na resort na may dagat dahil kailangan niya iyon para sa kanyang peace of mind and healing. Nasa tabing dagat siya katabi ang 5 bote ng alak. Malalim ang kanyang iniisip. Napabayaan niya na ang sarili niya bukod doon ay nagkanda utang-utang pa siya sa mga loan. Lasing na lasing si M hanggang sa nakatulog na siya sa gilid ng dagat at tinangay-tangay na siya ng alon. Muntik na nga siyang malunod. Hindi pa naman siya marunong lumangoy. Buti na lang sa di kalayuan ay may isang lalaking naglalakad-lakad at napadaan sa dako niya. Sinagip siya nito. Miss? Miss? Magpapakamatay ka ba? Pwede wag dito kasi masisirang pangalan ng resort namin. Ani ng binata. Inis na inilapag niya ito sa buhanginan. Sino ka ba ha? Napakasuplado mo namang kuya. E mukha ka nga magbobote sa malayo kasi naninimot ka ng mga bote. Naglulupasay pa siya sa buhanginan habang humahalakak na sabi ni M, dala na din ang alak na nainom niya. Sa bagay, hindi mo naman alam kung bakit nandun ako. Sana hindi mo na lang ako sinagip. Umiiyak na siya. Nakatitig lamang sa kanyang binatang nagligtas sa kanya. Niloko lang naman ako ng jowa kong hindi na kontento sa akin. Nakita ko siyang may kasamang iba. Ganun ba talaga kayong mga lalaki? Humihikbing sambit pa ni M. Kinwento niya lahat sa binata ang saloobin hanggang siya ay mahimasmasan. Naaawa sa kanyang binata at binuhat na siya nito.
Hindi niya alam ang hotel room nito kaya dinala na lang niya ito sa kwarto niya. Basang-basa ito kaya binigyan niya ito ng kanyang damit na panlalaki. Nahimaswasa na siya pero naaalala niyang muli ang inasta niya kanina sa binata. Kaya para hindi na siya mapahiya, nagkunwari na lang siyang lasing ulit at kinulit-kulit ang binata. Alam mo, ang cute-cute mo at saka ang pogi mo. Labag man sa loob niya ay hinalik-halikan niya ang binata hanggang sa maghabulan sila sa buong kwarto. Huwag kang lumapit babae ka, sira ulo ka ba? Asar at hingal na hingal na sambit ng binata. Tumakbo naman ang dumakbo silang dalawa hanggang sa ma-corner niya si M. Nagkatitigan silang dalawa at siniil siya nito ng halik hanggang napunta sila sa kama. May kung anong naramdaman na ibang dalaga at gayon din ang binata sa kanya. Kinabukasan ay sobrang sakit ng ulo at katawan ni M. Oh my God! Ano ba itong nagawa ko? Bulong niya sa sarili habang inaayos sa mga nagawa niyang kalat. Nag-iwan siya ng note at 2K cash sa binata. Okay na siguro to. Salamat kagabi. Etong bayad ko sa'yo. Bye, Pogi. Natatawang iniwan niya ang note sa katabing table ng binata at dahang-dahang umalis para hindi magising ang lalaki. Kinabukasan na pagpasyahan ni M na lumuwas papuntang Maynila dahil may nakita siyang pwedeng applyan na bagong trabaho at magandang offer. Gusto niya ding ipakita sa ex-boyfriend niyang gago na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nakapila siya para sa interview ng bago niyang a-applyan na trabaho. Miss M. De La Cruz? Napatayo agad ako nang bigla akong tawagin ng isang babae para ma-interview. Sa isip ko, baka secretary ito na magiging boss ko. Ramdam ko ang pagtambol ng dibdib ko nang dahil sa kaba. Napabuntong hininga na lang ako. Lumapit sa akin ang isang sexy na babae. Siya daw ang maghahatid sa akin sa conference room na pagdadausan ng interview. Ngingitian ko siya ng malapad, yung parang mapupunit na yung pisngi. Siyempre, kailangan friendly, ano? Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang isipin kung anong mangyayari sa akin mamaya. Matatanggap kaya ako o hindi? Paano kung hindi? Eh di babalik na naman ako sa probinsya at doon maghahanap ng trabaho. Napabuntong hininga ako ulit sa pag-iisip. Diyos ko, patnubayan mo po ako ngayong araw na to. Sa sobrang pag-iisip ay hindi ko na malayang kinakausap na pala ako ng babaeng naghatid sa akin. Nandito na po tayo, Miss M. Mahinang saad niya. Doon ko lang napansin na nasa tapat na pala kami ng pinto ng conference room. Napalunok ako na wala sa oras dahil sa sinabi niya. I-interviewin na ako? Naku po, ito na talaga. This is it. Kaya mo to, M. Piping-usal ko sa aking sarili. Kailangan kong kumayod para sa pagkain ko at syempre, para sa lactacid. Para palagi namang fresh ang, alam niyo na. Salamat, nautal na sabi ko. Pagkatapat ko sa malaking pinto ay inayos ko ang aking sarili. Huminga ako ng malalim para hindi ako kabahan. Dahan-dahan kong sinarado ang pinto para hindi makaagaw ng pansin ang pagpasok ko. Pero agad ako natigilan nung makita ko kung sino ang aking nasa harapan. Alanganin ako ngumiti sa lalaki na kaupo. Mali ho ata itong napasukan kong room. Sige ho, pasensya na, lalabas na po ako. Kamot sa ulong sambit ko. M. De La Cruz, hindi ba ikaw to? Nakangiming-ani ng matipon ang binata. Come back here and sit down. Namamawis ang kamay ng dalaga at sobrang kabang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Awkward siyang lumingon at bumalik sa kinauupuan kanina. Hindi naman talaga ako interesado sa pag-a-apply. Bale, nakita ko lang na may masasa. You're hired. Pagputol pa sa kanya ng binata. Mag-report ka bukas 7 a.m. sharp here at the same room. And one more thing, hindi ako bayaran. At inilapag ng binata sa lamesang nasa harap niya ang 2,000 na iniwan niya sa resort. Sa mga oras na yon ay hiyang-hiya siya sa binatang magiging boss niya. Ha? Hindi makapaniwalang sagot ko. Teka, ganun lang yon? Tanggap na agad ako? Hindi pa rin ako makapaniwala na bukod sa tanggap na agad ako sa trabaho, eh yung lalaki nag-interview sa akin ay yung nakasama ko nung magdamag sa isang resort ilang linggo nang nakakalipas. Nakauwi na ako sa bahay na tinutuluyan ko para maganda ng isusuot kong damit para sa trabaho.
mabuti na lang at may nahiram akong corporate attire sa pinsan kong mabait. Nakaupo ako sa kama at hinihintay ang tawag mula sa poging binata. Este, sa kumpanyang in-applyan ko. Maliligo na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Walang pagdadalawang isip ko itong sinagot. Hello, who's this? Kabado kong tanong. Can I speak to Miss M? Tanong ng babae na sa kabilang linya. Napalunok ako, baka kasi binabawi na ni Poging pag-hire niya sa akin dahil sa inakala kong bayaran siyang lalaki. Baka bumabawi siya sa akin. Sumagot naman ako sa kabilang linya. Speaking po, nangangatal na sabi ng labi ko. Mabilis ang tibok ng puso ko sa pinaghalong kabat excitement. I'm the HR of, binanggit ang company ng binata. I want to inform you that you can report now at the building. Thank you and congratulations. Ha? Agad-agad? Yes! May pambili na akong pagkain at lactacid. Akala ko namang ginugood time lang ako ni Pogi. Lubos ang sayang nararamdaman ko sa mga oras na yon kaya hindi ko na namalayang may kausap nga pala ako sa telepono. Pagdating ko sa company ni Pogi ay nagniningning agad ang aking mga mata nang matanaw ko ang building na pinagtatrabahuan ko. This is it, Em. First day with Pogi. It's the first day of work. Positibo kong sambit sa aking sarili. Pagkapasok na pagkapasok ko pa lang sa loob ay pinungaran ko agad ng ngiti ang mga nakakasalubong ko. Binabati ko sila ng good morning kahit hindi ko sila kilala. Malawak ang ngiti ko hanggang sa tenga. Pasakay na sana ako ng elevator nang mabangga ako ng isang matigas na pader. Este katawan pala. Ang bango-bango niya. Hindi ko inaasahan ang biglang pagsulpot niya kung saan. Nakayuko ako kaya hindi ko napansin ang mukha niya. Hindi ko inaasahan na nakahawak na pala ako sa abs niya para sa suporta dahil munti ka na ako madapa. Pinamulahan naman ako ng mukha ng tumikim ang pader. Lalaking nabangga ako. Ngayon ko lang napagtantong nakahawak pala ako sa ano niya. Shit, nakakahiya naman talaga. Tumingin pa ako sa paligid namin. Maraming tao nakatingin sa amin. Mapababae man o mapalalaki. May nakita pa nga akong babaeng sobrang sama ng tingin sa akin. Siguro naiingit sa akin. Napatingala naman ako roon sa lalaki nang tumikim muli ito. At nung makita ko mukha niya, ay namutla agad ako. Shit, si Boss Pogi pala to. Mawawala na ata ako ng trabaho ngayon. Mangangatog na sana ako sa kahihiyan nang bigla itong umiti. Iyong ngiting nakakaloko. Okay lang naman na hawakan mong abs ko, pero dapat nasa kwarto tayo para may privacy. Masyadong madaming tao dito. Nakakalokong bulong nito. Nalaglagang pangako. Puniyemas talaga. Kainin sana ako ng lupa ngayon. Tahimik ako nagtatrabaho nang biglang may inilapag ang katrabaho ko sa aking lamesa. Yan nga pala ang schedule ni Sir para sa araw na to. Nakangiting sabi nito. Binuklat ko kaagad ang folder at napalunok ako sa nakita ko. Halos mapuno na ng sulat ang papel. Napailing ako. Grabe, sobrang haba ng schedule sheet niya. Mapapasabak ata ako rito ah. Em, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ikaw nang bahala dyan ah. Ayan kasing pinagbilan sa akin ni Sir eh. At saka padating na yun dito sa opisina. Tumangu na lamang ako sa kanya at nagpasalamat. Wala pang 5 minuto ay may biglang lumabas sa elevator. Naglalakad siya papunta sa akin nang mumukaan ko siya. Napatayo naman ako agad sa aking kinauupuan nung masilayan ko ang gwapo niyang mukha. Sir? Nauutal na sabi ko. Napatingin naman agad ito sa akin kaya ako'y napalunok. Iyong tingin niyang parang may pagnanasa. Naaalala ko tuloy nangyari sa resort. Napakagatlabi ako. Dire-diretso lang siyang papunta sa pinto ng opisina niya. Hindi man lang niya pinansin ang pagtawag ko sa kanya. Pagkasara niya ng pinto ay agad ako napuupo sa sobrang kaba. Halos mapatalon ako sa kaba nang tumunog ang intercom sa tabi ko. Hello, sino to? Nakangusong tanong ko sa kabilang linya. Where's my schedule? I need it now. Napalunok ako. Ang sarap sa pandinig. Napaka-perfect ng boses niya. Ang sexy na nga niya, pati boses sexy pa rin. Wait lang sir, dadalhin ko na po dyan. Binaba niya. Grabe siya. Sama pala ng ugali nun. Hindi pa nga ako tapos magsalita. Nakakagigil.
Gwapo nga. Sama naman ang ugali. Dali-dali ako nagpunta sa opisina niya. Kami lang dalawang nasa floor na ito. Dadigpang simbahan sa sobrang tahimik ng floor na to. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa pinto. Iginala ko muna ang aking mga mata sa loob ng opisina. Halos malaglag ang aking panga sa sobrang lawak ng opisina ni Sir Pogi. Merong sofa set na makikita sa kabilang bahagi ng opisina. Pero ang mas nagugustuhan ko ay ang malaking glass window na tanawang magagandang tanawin sa labas. Where's my schedule? Seryosong tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko maiwasang mapalunok nung nagtamang muli ang aming mga mata. Kumakatitig siya ay parang papatay sa sobrang seryoso niya. Sir, heto na po ang schedule niyo. Nauutal na sabi ko. Kinuha naman niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nakatingin lamang ako sa kanya habang binabasa niya ang binigay kong schedule. Hindi ko maiwasang hindi siya titigan. Napakagwapo pala niya. Lasing kasi ako noon kaya hindi ko masyadong natitigan ang mukha niya. Those kissable lips. Ang sarap halikan ulit. Wow, nababaliw na yata ako. Napabalik ako sa realidad nung magsalita siya. Are you done checking me out? Seryosong tanong niya. Napabalik ako sa realidad sa sinabi niya. Nakakahiya. Nahuli niya akong tinititigan siya. Sorry po. Pabulong na sabi ko. Hindi naman siya nagsalita kaya natitigan ko siyang ulit. Seryoso siya nagbabasa habang nakakunot ang noo. Shh! Ang snob naman. Ano pang hinahantay mo? I thought you're done checking me out. You can go now. Napairap na lang ako sa kanya, pero yung hindi niya kita, syempre. Mahirap na, baka masisante agad ako. Umalis na agad ako sa opisina niya, baka kasi isipin niyang gwapong ko po ako sa kanya kahit totoo naman. Pagkasarado ko ng pinto ng opisina niya ay napahawak ako sa dibdib ko dahil sa lakas ng kabog nito. Napapikit ako ng mariin. Dinama ko ang bilis ng tibok nito. May sakit ba ako sa puso? May linimang ba na ako nagtatrabaho sa kumpanya ni Boss Sungit? Oo, Boss Sungit, kasi ayan ang pakikitungo niya sa akin sa halos araw-araw na ginawa ng Diyos. Akala mo walang pinagsamahan? Napakasama na ugali niya. Halos lahat na ng bagay inuutos niya sa akin. Katulad na lamang ng paglilinis ng opisina niya at bahay niya. Bukod doon ay pinagluluto ko pa siya. Aba, dinaig ko pang all-around housemaid slash secretary niya. Hindi naman ako makaangal dahil baka tanggalin niya ako sa trabaho. Bukod sa nakakapanghinayang malaking sahod, ay mahirap na makahanap ng trabaho ngayon. Napatalon ako sa gulat ng magring na naman ang intercom. Speaking of the devil, boss, mag-ahasik na naman siya ng lagim. Hello? Walang gana kong sabi sa kabilang linya. Where's my coffee? Kanina ko pa hinihintayan. Ang kupad-kupad mo kumilos. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng sigaw niya. Napangiwi na lang ako. Napatayo ako bigla nang maalalang nagpapatimpla nga pala siya ng kape. Yari na naman ako. Shoot! Hindi ko maiwasang magmura. Minumura mo ba ako, babae? Nakalimutan kong nasa kabilang linya pa pala siya. Hindi po, boss. Napakagat ako sa akin daliri. Isip, Em, umisip ka ng palusot. Hindi po kayo yung ipis po. Opo, yung ipis kasi lumipad. Magsasalita pa lang sana ako ulit nang mamatay ang tawag. Nagpunta na ako ng kitchen para ipagtimpla siya ng kape nang mag-ring ang cellphone ko. Nanlaki naman ang mga mata ko na makita si Sir Sungit ang natawag. Walang pagkatubiling sinagot ko ito. I want Starbucks coffee. Pag wala ka pa rito in 3 minutes, you're fired. Seryosong sabi niya sabay patay ng tawag. What? Starbucks coffee? Eh ang mahal-mahal nun. Nakakainis. Dapat sinabi niya agad para doon ako dumiretso. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago lumakad papunta sa bilihan ng kape. Pasalamat siya at malapit lang dito ang coffee shop na yon. Pagkabili ko ay dali-dali naman akong tumakbo pabalik ng opisina. Pagkabukas ko ng pintuan ay siyang luwa nito ni Boss Sungit. Seryoso siyang nakatingin sa akin kaya naman napalunok ako. Ibibigay ko na sa kanya yung kape na magsalita siya. I don't need it anymore, throw it away. And you are fired. Seryosong sabi niya. Halos magitgit ako sa galit. Itapon? Hindi naman ako bingi para hindi marinig yun.
Ano yun? Pagkatapos ko tong paghirapan, itatapon na lang? Ganon-ganon na lang? Pati perang tinitipid-tipid ko, nagastos ko sa lintik na kaping to. Pagod lang inabot ko. Aba, tapos tatanggalin niya ako sa tabaho? Isa siyang malaking packing tape. Sa sobrang galit ko, nabuhos ka na sa kanya yung kaping na bili ko. Wala naman akong pakialam, total, tinanggal niya naman ako sa trabaho. Pinagsisigawan ko siya dahil punong-puno na ako at hindi ko na napigilan ang nararamdaman kong inis. Ilang buwan ko nang tinitiis ang frustrations ko sa kanya. He stayed calm, pero halata sa mukha niya ang galit. Pero wala akong pake. Mabait naman ako eh. Talagang agrabyado na ako. Kailangan ko nang lumaban. Grabe ka naman, boss. Matapos kong paghirapan bilhin yan, hindi mo naman pala iinumin? Gago ka ba? Halos madapa-dapa na ako, madala ko lang sa'yo yan. Muntikan pa nga akong mabangga ng mga sasakyan dahil sa pagmamadali ko pupunta dito. Tapos ipapatapon mo lang ang lecheng kape na yan? At ang mahal-mahal pa ng lecheng kape na to, ha? Aba, pang isang buwan ko ng pangkain to, boss. Putik. Napatigil ako sa kanyang ginawa. Mabilis ang pangyayari at parang katulad nung una, hindi na agad ako nakapalag sa kanyang ginawa dahil hinawakan niya ang magkabila akong pisngi. Kasunod nun, ang pagsiil niya sa akin ang halik. Nanlaki mga mata ko sa ginawa niya. Ang galit ko kanina ay nawala na parang bula. Parang magic ang mga halik na ibinigay niya sa akin ngayon kumpara noon. Nabato ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko siya magawang itulak. Bakit gusto ko na ang mga halik niya? Kinagat niya ang ibabang labi ko, kaya napasingap ako dahil sa gulat. Naging dahilan tuloy para mahalikan niya ako lalo. Ang kanyang marahing paghalik ay naging mapusok. Ramdam ko ang kanyang dila sa loob ng aking bibig. Dahil sa kanyang ginawa ay naipulupot ko ang aking kamay sa kanyang leeg. Nasisiraan na yata ako ng bait. Kiss me back. Sabi niya pa gamit ang malambing na boses. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Katulad nung una, ginawa ko ulit sa kanya. Bahala na si Superman. Hindi ko siya kayang tangihan. Nababaliw na ata ako. Sinabayan ko ang bawat paghalik niya sa akin. Ang sarap niyang humalik, nakakabaliw. Nakakalunod at nakakawala ng sarili ang ginagawa niya. Yung galit ko sa kanya kanina, biglang nawala. Habol hininga naming tinapos ang halikan. Don't cuss again at me, baby. It's not good. Mahina niya pang bulong sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Tila nasa ilalim pa rin ako ng mahika niya. Namumulang tinitigan ko siya. Bigla siyang napatingin sa kamay ko. What happened to your hand? Seryoso ang tanong niya. Nanatili lamang ako nakatulala sa kanya na parang naguguluhan. Hoy, Em! Bakit ang lalim ng iniisip mo riyan? Tanong ng katrabaho ko. Napabalik ako sa realidad nang marinig ang boses niya, napailing na lang ako. Wala, may iniisip lang ako. Sagot ko. At ano namang iniisip mo? Chismoso ang tanong niya. Wala, bawal sabihin. Sagot ko naman. Napabuntong hininga muna ako bago sinubo ang kinakain kong carbonara sa canteen na kinakain namin. Lunch break na, kaya kumakain na ako. Ang lalim ha, ang laki ba ng problema mo, makabuntong hininga ka dyan? Wika niya. Hindi naman. Tipid na sagot ko habang nakatulala. Hanggang ngayon, iniisip ko pa din si Boss Sungit. Ang kasarap kasi niyang humalik. Napahawak tuloy ako sa aking labi. Bakit ba hindi mawala sa isip ko ang kanyang ginawa? Samantalang nagawa naman na namin yun dati sa resort. Grabe, nababaliw na ata ako. Kakatapos lang ng meeting ni Boss Sungit sa isang client nito. At dahil sekretarya niya ako, kasama ako sa nasabing meeting. Sinusulat ko kasi ang mga importanteng detalye sa mga pinag-uusapan nila. Ngayong alam ko na pinahihirapan niya talaga ako ng todo, pinagsusulat niya ako imbis na bigyan na lang ng recorder para hindi ako mahirapan. Kaloka talaga tong alien na to. Thank you for coming tonight, Mr. Zeb, and thank you for giving us a chance to be your business partner in this project. Hinding-hindi namin kayo bibiguin. Seryoso ang pahayag ni Boss Pogi. Tapos na silang magbulahan ni Mr. Zeb. Nagkamayan muna sila at umalis na din ito. Tatayo na sana ako para umuwi nang bigla siya nagsalita. Where are you going? Nakakunot noon itong tanong sa akin.
Uuwi. Nagtataka kong tanong din sa kanya. No, hindi ka uuwi. Seryosong sabi niya. Nagbibiro ka ba? Gabi na po at kailangan ko ng mamahinga. At saka tapos naman po ang trabaho ko, diba? Kaya payagan mo na ako makauwi. Nakakunot noong sabi ko sa kanya. I said no, Em. Gawin mo na lang ang gusto ko. Motoridad na sabi niya. Pero boss, napatigil ako sa pagsasalita nang bigla niya akong sinamaan ng tingin. No buts, Em. Sit in that chair. Seryoso niyang sabi. Napalabi na lang ako habang tumatango. Nakakainis. Hindi talaga niya ako papauin. Padabog akong umupo sa inupuan ko kanina. Let's eat our dinner. Walang reaksyon niyang sabi. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Naguguluhan. Ha? Ano po yun, boss? Huwag ka na madaming tanong. Naiinis na sabi niya. Maya-maya pa ay dumating na yung mga pagkain. Hindi ko maiwasang pagmasdan si Boss Sungit habang kumakain. Bakit ganon? Sa bawat pagsubo niya ay napapalunok ako. Halos malaglag ako sa upuan ko nang bigla niya akong nginitian. Staring is rude, sad niya. Kanina nakangiti, tapos ngayon nakasimangot. Bipolar talaga. Nakalalumbaba lang ako sa mesa ngayon. Wala kasi akong gagawin masyado dahil wala si Sir Sungit. May pupuntahan daw siya ngayong araw at dahil wala siya ay may pagkakataon akong magpahinga. Tiningnan ko ang aking relo. Alas 9 pa lang ng umaga pero gusto ko na agad umuwi. Isang oras pa lang ako nandito pero gusto ko nang matulog ulit. Naputol ang pagmumuni-muni ko dahil sa tunog ng elevator. Wala si boss kaya pwede akong umuwi. Wala namang makakapansin na umuwi ako dahil wala namang naakyat masyadong tao dito sa floor. Dali-dali kong inayos ang mga gamit ko at excited na tumakbo papuntang elevator. Dahan-dahan itong bumukas pero halos mahulog ang pangako sa nakasakay dito. Napatras pa ako ng hindi oras dahil sa tingin niyang tigre. Sir! Napalunok ako. Where do you think you're going, huh? Malamig yung sabi. Tumalikod na agad ako bago siya sagutin. Saan nga ba? Nakatalikod ako habang nag-iisip ng magandang palusot. Bakit ka nakatalikod, babae? Huwag mo nga akong talikuran habang kinakausap kita. Inis na sabi niya sa akin. Akala ko pa hindi siya papasok ngayon dahil may meeting siya sa Cebu. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Hinanda ko na din ang magandang explanation sa sasabihin ko. Sa restroom lang po. Nakangibing sagot ko. At saka po kaya hindi po kayo maharap kasi sobrang laki po ng pimple ko. Baka mahawaan ko po kayo. Sayang kapugian mo. Pagpapalusot ko. Really? At kailan pa naging restroom ang elevator? That's our restroom. Baka nakakalimutan mo. Sabi niya sabay turo sa kabilang hallway. Patay. Mabubuking pa yata ako. At Miss De La Cruz, hindi nakakahawa ang pimples ha? May kalakasang saan niya. Dahan-dahan akong tumungay sa kanya habang nakangiti ng malawak para hindi halatang kinakabahan ako. Doon po ako sa baba magsi-CR. Sira po kasi yung flush ng toilet dyan eh. Madaming cubicle ang restroom dito kaya madami kang pagpipilian. Don't try to fool me, babae. Alam kong aalis ka somewhere. Saan ka pupunta? Hindi ba oras ang trabaho mo? If you wanna go out, hindi kita pipigilan. Seryosong sabi niya. Napabuntong hininga ako sa sinabi niya at hindi na iwasang mapahiya. He glared at me at umiwas na lang ako ng tingin dahil mukhang kakainin niya na ako ng buhay. I'm sorry, sir. Parang bata na paghingi ko sa kanya ng tawad. Nakipagtitigan lang siya sa akin. Ewan ko ba? Kahit na masama ang tingin niya sa akin ay hindi ko pa rin magawang umiwas. Parang nakakahalina pa nga ang pagtingin niya sa akin. Siguro may gayuma itong lalaking to. Mula sa pagiging seryoso ay kumunot ang noon niya. Where's your pimple? Seryosong tanong niya. Hindi mapakaling tawa ko. Wala ka namang pimple ah. Sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. May pimples po talaga ako. Ang laki-laki nga po eh at sobrang sakit po. Aray! Dayan ko habang nakahawak sa pating kunwari masakit.
Wala ka namang pimple. Sinungaling na babae. Shh! Mainis na sabi niya, sabay alis ng kamay sa aking mukha. Napatingin na lang ulit ako sa kanya nang tumikim siya. I canceled my meeting in Cebu. Reschedule it tomorrow. I need you there as my secretary. Yeah, I gotta go. Tila may pag-alin lang ang paliwanag niya. By the way, nandun ang room. Dali-dali kong kinuha ang aking bag. Tumungo na agad ako sa tinuro niyang pinto. Pagbukas ko ng pinto ay pabagsak akong humiga sa sobrang lambot ng kama. Nagpagulong-gulong ako sa tuwa. Mas masarap pa itong higaan kaysa sa sofa na nasa labas. Natigil lamang ako sa pagulong nang may maalala ako. Teka, saan kaya si boss matutulog? Napansin ko kasing iisa lang ang kwarto. Napabalikwas ako ng bango nang bumukas ang pinto. Boss, anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ko. Obviously, I'm staying here too. Kwarto ko ito. Alam nga namang sa labas ako matulog. Nakangising sabi niya. Why are you staring at me like that? Napalunok ako ng laway dahil sa kanyang itinanong. Napasulyap ako sa mga labi niya. Iyong labi niya ay lalong nagiging sexy sa paningin ko tuwing nagsasalita siya. Wow, sarap naman itong halikan. Naalala ko na naman yung nangyari. Ha? Mukha atang nahuli niya ako nakatitig sa labi niya. Unti-unting sumilay ang ngiti niya. Naguluhan pa ako kung bakit bigla siyang umiti. Wala naman akong sinabi nakakatawa. Boss, mali po yata kayo na iniisip. Nagsasaulo po ako para sa ano? Utal-utal na sagot ko. Agad naman niya akong pinatigil sa pagsasalita at nakibit-balikat na lamang. Huwag ka na magpaliwanag ng kasinungalingan. If you wanna kiss me, then kiss me. I won't mind at all. Ilang beses na nating nagawa yun. Nakangising saad niya na nakapagpagulat sa akin. Pilitawa ko habang tinignan siya. Ang awkward. Mas maganda sigurong manahimik muna ako. Umayos muna ako sa pagkakaupo. Namayaning katahimikan sa buong sulok ng kotse na sinasakyan namin. Ngayon na kasi yung meeting sa Cebu na dapat daw ay nandoon din ako. Nakakamatay pa lang katahimikan. Kating-kati na ulit ako magsalita pero pinipigilan ko lang dahil baka mahalikan na naman niya ako. Ayoko nang maulit ang kanais-nais na bagay na yon. Ang halik niya ay parang parusa. Nakakatakot na parusa. Matagal na namin nagawa yun pero parang kahapon lang nangyari. Para akong mababaliw. Paulit-ulit na nagre-replay sa utak kong eksenang yun. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pagtingin sa labas. Binibilang ko ang mga taong nasa paligid. Isang oras na nakalipas pero hindi pa din kami nakakarating sa airport. Nakakarami na ako sa pagbibilang nang magsalita si Boss Sungit. Nagdala ka ba ng madaming damit? Walang reaksyon ang tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Damit? Kakaunti lang po boss ang nadala ko. Eh hindi naman po siguro tayo magtatagal doon, diba? Siguradong bukas na bukas ay uuwi na din kami. Madalas kasi ay nauwi agad siya kapag nasa malayong meeting siya kaya kakaunti lang ang dala kong damit. 2 pirasong damit na formal, 2 panty at bra. 1 week tayo sa Cebu. Siguro naman sapat ng konting damit na dinala mo. Nakapikit na sabi niya. Hinihilot niya ang kanyang sentido. Masakit bang ulo niya? Gusto niya kaya ng gamot? Meron ako dito. Ha? Huh? 1 week? Maikling sagot niya. Asos, 1 week lang pala tayo doon boss eh. Mabuti na lang mabil. Napatigil ako sa pagsasalita nang ma-realize ang sinabi niya. 1 week? Tama bang rinig ko? Po? 1 week? Seryoso po kayo? Nauutal na tanong ko. Nagmulat siya ng mata pagkatapos ay tumingin ng seryoso sa akin. Mukha ba ako nagbibiro? Napalunok ako sa sinabi niya. Sobrang bitin ang dala kong damit para sa 1 linggo. Anong gagawin ko? Wala pa naman akong perang pambili ng damit. Sakto lang pambiling pagkain ang dala ko. Saklap naman. Boss, bakit hindi niyo naman agad sinabing 1 linggo tayo sa Cebu? Paano yun boss? Sobrang konti lang ng dala ko. Hindi yun aabot ng pang 1 linggo.
sad ko. Seriously, nagtanong ka ba? It's not my fault. It's yours. Napalabi ako sa sagot niya. Ang sungit talaga nito. Kasalanan ko bang nawala sa isip kong tanungin siya? Kasalanan ko bang ma-excite papuntang Cebu? Hello? First time ko kayang pupuntang Cebu at sasakay sa eroplano. Masisisi niya ba ako? Pwede pa sigurong bumalik sa bahay ko. Tama, tama. Boss, pwede ba tayong bumalik sa bahay ko? Kukuha lang ako ng damit. Nagpapakit na tanong. Are you out of your mind? Hindi na tayo pwedeng bumalik dahil mag-iisang oras na tayo nasa biyahe. At saka malapit na din tayo sa airport oh. Kung babalik pa tayo, eh malilate na tayo sa flight. Got that? Mukhang naiinis ang sagot niya. Pero, no more buts, babae. Damit lang yan. Kung wala kang perang pambili, di pahihiramin kita. Okay? Napanguso ako. Ang bait mo talaga, boss. Binalik ko na lang ang tingin sa labas ng bintana. Nakakasilaw kasi ang kagwapuhang taglay niya. Baka mamaya hindi ako makapagpigil at may magawa kong hindi maganda. Tulad na lamang ng pagtataklob sa mukha niya ng tuwalya para hindi ko makita ang mukha niyang nakakasilaw sa kagwapuhan. Napahagikik ako sa naisip kaya napatingin sa akin si boss. May nakakatawa ba? Kunot noong tanong niya. Hindi ko na siya nasagot dahil napansin kong malapit na kami sa airport. Sa wakas makakababa na din. Paniguradong hindi na mananakit ang puwet ko dito. Napangangako nang may nakita akong eroplanong pataas sa langit. Ang laki niya. Wow! Nagniningning ang mga mata ko ngayon sa nakikita. Tch! Parang bata. Binilatan ko siya. Hindi ko napansing tumigil na palang sinasakyan namin. Naunang bumaba si Sungit kaya dali-dali akong sumunod sa kanya. Halos matapilok ako sa paghabol sa kanya sa sobrang bilis niyang maglakad. Hindi ko napansin na nasa mismong paliparan na pala kami. Nanlaki ang mata ko nang makita na kung saang tumungo si Sungit. Sa isang malaking eroplano. Kanya pala yon. Pati na din itong airport. Napaiktad ako sa realidad nang sumigaw siya. Are you coming with me or not? Inis na sigaw niya. I'm coming na, boss! Bigla siyang namula sa isinigaw ko. Bakit siya nag-blush? Kitya pa din. Masama ang pakiramdam ko dahil sa pagsakay namin sa eroplano. Napasuka ako dahil sa sobrang hilo. Hindi ko inakalang ganun pala ang feeling. Nandito na kami sa lobby ng hotel na tutuluyan namin. Hindi ko maiwasang mapanganga sa sobrang ganda nito. Para akong nasa palasyo. Makikintab ang mga tiles at magagarang mga kagamitan. Napatigil lamang ako sa paggala ng tingin noong marinig ko si Boss Sungit na sumigaw. Beast mode na naman si Boss Pangit. What do you mean by that? Hindi mo kayang bigyan ako ng isa pang room para sa kasama ko? Anong gusto mong gawin ko sa secretary ko? Hayaang matulog sa labas. Gawan mo yan ang paraan kung ayaw mong sisantehin kita. Umuusok sa galit na sabi niya. Sorry po talaga sir pero wala na po talagang. Pinutol ni boss ang pagpapaliwanag nito. Really? Then you are Bago pa siya makapagbuga ng apoy ay pinigilan ko na siya. Boss, relax lang. Bawal ma-stress. Papangit ka niyan. Sige ka. Nakangiting sambit ko. Tumingin lang siya sa akin at napabuntong hininga. Fine, let's go. Sabay kaladkad niya sa akin papuntang elevator. Aray naman, makakaladkad ka naman. May hinahabol ka ba? Grabe ka, alam mo bang nasasaktan ako sa pinagagagawa mo? Wala ka talagang Pinutol niya agad ang pagdadaldal ko. Shut up! Inisasaad niya sa akin. Okay, saan ba tayo kasi pupunt? Pagtatanong ko na agad niyang pinutol. Shut up or else I'll kiss you! Seryosong sigaw niya. Isiniper ko na lang ang aking bibig para malaman niyang ayoko ng kiss niya. Nananahimik lamang ako habang nasa elevator. Bigla tong tumigil sa 14th floor. Nandito na kami. Hindi ba ako nakakahakbang nang bigla na naman niya akong kaladkarin palabas ng elevator? Teka lang bo, sobra ka namang makakaladkad! Nakangusong sabi ko. Binitawan niya ako at saka inirapan. Natawa ko sa reaksyon niya. Ang gwapo pa din talaga niya. Nakaka-inlove. Shit! Erase. Nakakasuka pala. Nakakasuka. Tumakbo agad ako sa sofa at walang pag-aalin lang umupo dito. Hindi pa ako nakontento. Humiga pa ako dito. Grabe, ang sarap talaga sa feeling.
Feel at home, ha? Napatayo naman agad ako nang maalala ko siya. Ah, sorry boss, natuwa lang po. Dali-dali kong pinagpagan ang sofang hinigaan ko. It's okay. You can do whatever you want. Napatigil ako sa sinabi niya. Hala, nabingi ata ako sa sinabi niya. Ibig ba sabihin ito, pwede kong iuwi yung malaking TV pa uwi? Natatawang napailing ako. By the way, nandun ang kwarto. Sabi niya sabay alis patungo sa may balcony. Dali-dali kong kinuha ang aking bag. Tumungo na agad ako sa tinuro niyang pinto. Pagbukas ko ng pinto ay pabagsak akong humiga sa sobrang lambot ng kama. Nagpagulong-gulong ako sa tuwa. Mas masarap itong higaan kaysa sa sofa na nasa labas. Natigil lamang ako sa pagulong na may maalala ako. Saan kaya si boss matutulog? Napansin ko kasi iisa lang ang kwarto. Napabalikwas ako ng bangon nang bumukas ang pinto. Boss, anong ginagawa mo dito? Obviously, I'm staying here too. Kwarto ko to. Alangan namang sa labas ako matulog. Nakangising sabi niya. Ano? Di magkakatabi tayo dito sa kama ngayong gabi. Utal-utal na tanong ko. Napalunok ako. Ako at si Boss Sungit magkatabi sa isang kama. Parang nangyari na to noon. Kami lang dalawa at walang kasama. Anong gagawin ko? May posibilidad na may mangyari ulit na maganda. Hindi maganda. Kanina ko pang pinipilit ang sarili kong makatulog pero hindi ko kaya. Mag-alas 11 na ng gabi pero mulat na mulat pa din ang aking mga mata. Parang buhay na buhay ang sistema ko ngayong gabi. Sinilip ko si Boss Sungit sa kanyang kinauupuan. Busy siya sa mga papeles na kanyang pinipirmahan. Mahigit 3 oras na siya sa kanyang ginagawa pero hindi pa din siya tapos para matulog. Napatitig na lamang ako sa kanyang mga labi. Naalala ko na naman yung nangyari sa amin noon. Napalunok ako. Bakit yata parang nag-init? Lalagnatin pa yata ako. Napaiwas ako ng tingin nung napansin kong lumingon siya sa gawi ko. Napapikit ako ng mariin. Nahuli niya ako nakatitig sa kanya. Nakakahiya ka talaga, babae. Bakit hindi ka pa natutulog? Mahina akong tanong niya. Ay, boss. Hindi kasi ako sanay na matulog sa ibang bahay. Namamahay po kasi ako eh. Palusot ko. Ah, ganun ba? Okay. Walang pakinyang sagot bago bumalik sa kanyang ginagawa. Ganun na lang yon. Hindi na ulit nagtanong. But you should sleep dahil nakakapagod ang biyahe natin. Para din may lakas ka para sa trabaho bukas. Concerned na sabi niya. Napangiti ako. Boss, ikaw din po, matulog ka na din. Masama pong palaging nagpupuyat. Mabilis pong madapuan ang sakit. Sad ko. Napatawa naman siya sa sinabi ko. It's okay, sanay naman ako magkasakit. Nagningning ang mga mata ko sa nakita. Humahalakak siya. Napatawa ko siya. Isa itong malaking achievement sa akin. Pero may nakakatawa ba sa sinabi ko? Bakit halos mamatay na siya sa kakatawa? May sabi yata itong si Boss Sungit. Pero boss, dapat hindi ka pa din masyadong nagpupupuyat. Nakakapangit din kasi ang pagpupuyat. Nagkakaroon ng malaking eye bags. Sayang naman ang kagwapuhan mo kung nagkataon. Gumisi lang siya sa akin. Kahit magka-eye bags ako, gwapo pa din naman ako. Nakaismid na sabi niya. Muntik na ako mabulunan sa sinabi niya. Bukod doon ay may dumaang buhawi. Sobrang lakas ng hangin. Grabe, muntik na akong matangay. Sobrang gwapo mo nga. Crush nga kita eh. Sabi ko sa kanya. Mahina lang para hindi niya madinig. Kunot mo naman siyang napatingin sa akin. Anong sabi mo? Seryosong tanong niya. Narinig niya kaya? Napalunok ako nang wala sa oras. Narinig niya kaya? Sumampa siya sa kama at papalapit sa akin. Dinagana niya ako. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Mga 500 kabang nararamdaman ko ngayon. Pagsasamantalahan kaya niya ako? Crush mo ako? Nakakalokong nakangisi siya sa akin. Nautal ko siyang sinagot. Hindi po. Umiwas ako sa kanya ng tingin. Hindi ko matagalan ang pagtitig niya sa akin. Really?
Eh bakit nauutal-utal ka na dyan? Nangaasar na tugon niya. Babae, gusto mo ba ako o hindi? Pagpapatuloy niya. Sinubukan ko siyang itulak, pero napakalakas niya. Itutulak ko pa siya ulit, pero ang bilis niyang nahawakan ng kamay ko at nilagay sa may ulunan. Sa ginawa niyang yon na hindi ko magawang makawala sa mga kamay niya. Mas lalo lang akong kinabahan sa ginagawa niya. Ano bang binabalak niya? Kabadong-kabado ako sa ginagawa niya. Anong ginagawa mo sa akin? Bitiwan mo po ako, please. Seryoso lamang siya nakatingin sa akin. Tila ba binabasa ang nasa isip ko. Wala akong gagawing masama sa'yo. Tinatanong lang kita kung gusto mo ba ako o hindi. Just answer my question at papakawalan kita. Do you like me? Yes or no? Napakagatlabi ako sa kanyang tanong. Ano ba yung suot mo? That's too revealing. Get lost and come back to that fitting room. Ayoko makita ang suot-suot mo ang ganyang short na yan, understood? Galit na sabi niya sabay tingin ko sa suot kong damit. Revealing? Eh, hindi naman masyado ah. Hindi naman kita ang cleavage ko. Hindi naman ako nakapantit bra. Paano niya nasabing revealing? Exaggerated lang? Gusto ko ba siya? Hindi ko alam pero kinakabahan ako. Sa tuwing nagsasalita siya ay natutulala ako. Pag hinahawakan niya ako ay may nagwawala sa loob ng tiyan ko. Sa tuwing malapit siya hindi ako mapakali. Oo, crush ko siya pero di ba paghanga lang yun? Ibig sabihin nagagapuhan lang. Hanggang doon lang. Walang kasiguraduhan. Walang pagmamahal. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Hindi. Hindi kita gusto. Lakas loob kong sagot sa kanya. Talaga lang ha? Bakit iniiwasan mo ang mga mata ko? Tanong niya. Hindi ako maniniwala hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang mata sa mata. Nanginginig ang mga kamay ko sa kaba. Humugot ako ng malalim na hininga sabay tingin sa kanya ng diretso. Hindi kita gusto. Hindi niya na ako pinatapos sa pagsasalita dahil hinalikan niya agad ako. Isang marahang halik. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sasabog na yata ito sa sobrang bilis ng pagtunog nito. You're making me crazy, Em. So damn crazy. Kasunod nun ay isang marahang halik ulit. Mula sa kanya. Nababaliw na yata ako. Naiinis na hinubad ko ang suot-suot kong dress. Nakailang sukat na ako ng mga damit dito sa fitting room pero ni Isay wala pa din siyang magustuhan. Napakadaming damit ang pinakuha niya sa sales lady. Puro uso pa naman at mamahalin. Grabe, nakakapagod pala magpapalit-palit ng damit. Nanggigigil kong sinuot ang high-waist na short at plain white t-shirt. Napangiti ako na makita ang sarili sa salamin. Ma'am, kung tapos na ba daw kayo magsukat? Sabi ng sales lady sa labas ng fitting room. Wisit. Nagmamagic ba ako dito? Excited ba siyang makita ako? Ang hirap-hirap kayong magsuot hubad ng mga damit dito. Paglabas ko ay namataan ko nakatingin lahat sa akin ng mga sales lady. Lahat sila ay nakanganga sa akin. Naguguluhang tiningnan ko sila. Hindi ba bagay ang suot ko? Paniguradong pinagtatawanan nila ako sa isip nila. Plano ko na sanang bumalik sa fitting room pero bigla akong natigilan. Grabe, ang ganda talaga ni ma'am. At ang sexy-sexy pa. Sana ganyan din ako, nakakaingit. Bagay na bagay talaga sila ni sir. Kinikilig na sabi niya. Hindi ko naman maiwasang mapangiti sa sinabi niyang papuri. Magpapaburger ako sa kanila. Tama. Pero hindi na siguro matutuloy dahil sa susunod kong narinig mula sa kanyang katabi. Kahit bulong ay rinig na rinig ko pa din. Ano ka ba? Baka marinig ka ni sir. Nakalimutan mo yatang ayaw niya na nagkakagusto sa kanyang mga nagiging empleyado niya. Seryoso nitong saad. Ay, oo nga pala. Bawal nga pala yan. Pero aminin mo ah, ang ganda kaya ni mamo. Nakangiting sambit niya. Umiwas ako ng tingin sa kanila. Nawala biglang sayang nararamdaman ko. Napalitan ng lungkot at panghihinayang. Oo nga pala, bawal nga palang magkagusto sa kanya. Hindi naman mahirap magustuhan si Boss Sungit.
Ayun nga lang, dapat marunong kang magtago ng iyong damdamin. Napabuntong hininga na lang ako. Naglakad na ako papunta sa kinaroroonan ni Sungit. Nakaupo siya sa isang sofa habang nakadekwatro. Napahawak ako sa aking dibdib. Bakit hindi ko kayang hindi humanga sa kanya? Kahit anong ikilos niya, ang gwapo pa din niya. Nakatungo lang siya sa cellphone niya na busy sa kung ano. Hindi niya yata ramdam, palapit ako kaya tumikim ako. Boss, okay na ba tong suot ko? Tumungay siya sa akin at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakatulala lang siya habang nakanganga. Hindi ko maiwasang mapangiti sa reaksyon niya. Nagagandahan din kaya siya sa akin? Pupurihin din kaya niya ako katulad ng mga sales lady kanina? Humahanga na ba siya sa akin? Liligawan na kaya niya ako? Magiging kami na ba? Pero agad lumagapak ang pag-asa ko. Imbes na matuwa siya sa suot ko, ay bigla siyang sumimangot at tumingin ng masama sa akin. Kainis. Umasa na naman akong nagandahan siya sa akin. What are you wearing? Bakit ganyan ang suot mo? It's too revealing. Get lost and come back to that fitting room. Ayoko makitang suot mo yung short na yan, understood? Galit na sabi niya sabay tingin sa suot ko na damit. Revealing? Eh hindi naman masyado ah. Hindi naman kita ang cleavages ko. Hindi naman ako nakapantit para paano niya nasabing revealing. Exaggerated lang? Boss, hindi naman revealing ang suot ko ah. Ayos naman nga ito oh. Nakangusong sambit ko. Sinamaan niya lalo ako ng tingin. No, it's too revealing for me, Em. Go and change your clothes now. Ayoko nakikita yan ng mga kalalakihan na para bang may pagnanasa. Ako lang may karapatang makakita sa katawan mo, woman. Gigil na sabi niya. Dalawang nararamdaman ko ngayon. Kilig at lungkot. Nalulungkot ako dahil hindi ko alam kung totoo nga bang pinagsasabi niya. Bakit ba siya nagagalit ng ganyan? May gusto din ba siya sa akin? Pero... No more buts, Em. Just do what I want. Grabe, mukha siyang mga ngain ng tao sa sobrang galit. Tumangu na lamang ako sa kanya. Hindi pa ako nakakatalikod nang bigla siyang magsalita. Who gave you those clothes, ha? Tanong niya. Bigla akong kinabahan sa tanong niya. Patay na. Mukhang magtatransform na naman siya sa pagiging monster. Paniguradong magtatanggal na naman siya ng empleyado. Akong pumili ng damit na to, sabi ko. Really? Ikaw ba talaga? Naniniguradong tugon niya. Yes, sabi ko sabay iwas tingin. You're lying, woman. Naiinis na sabi niya. Wala na siyang nagawa sa naging desisyon ko. Hindi na siya nagpilit pang magpalit ako ng damit. Mahigit 3 oras na ako nag-aantay sa opisina ni Boss Sungit. Inip na ako. Nakabalik na nga pala kami dito sa Maynila galing sa Cebu na pinagdausan ng meeting niya. Halos nalibot ko na ang bawat sulok ng opisina niya. Para akong bulating inasinan. Hindi ko alam kung tatayo o uupo ako. Iniwan niya lang naman akong tulala dito. Pinapaasa niya lang ba talaga ako? Akala niya ba hindi ako umaasa sa mga kinikilos at sinasabi niya? Suddenly, naaalala ko na naman ang nangyari sa amin. Hot night happened between us. Hindi nakatakas sa mga pisngi ko ang pamumula. Napatalon ako sa gulat nang magbukas ang pintuan ng opisina ni Sungit. Akala ko siya na yon pero nagulat ako na may pumasok na isang magandang babae. Kaagad ako napatayo sa aking kinauupuan. I saw her eyed me seriously. She stared at me from head to toe na ikinakalabog ng dibdib ko. Where's your boss? She asked me stiffly. Her voice laced with authority. I cleared my throat. He said the meeting po, ma'am. I answered. Her brows raised. Nakasuot siya ng isang dark blue na dress. Her aura seemed sophistication. Nakita akong sumulyap siya sa kanyang relo at tumingin ulit sa akin. And you are? She asked. I'm M po, I answered. She nodded. Muli na naman niya akong pinasadahan ng tingin. What are you doing here in his office? Malamig na tanong niya sa akin. I'm his executive assistant po, sagot ko. Ah, akala ko babae niya. Bigla ako napahiya doon.
Kinabukasan, napabalikwas ako ng bangon at inayos ang aking sarili. Late na ako at dali-dali kong kinuha ang bag ko at saka umalis. Nasa kondo kasi ako ni Sungit kaya naman malapit lamang ang building nila dito. Matapos kong isara ang pinto ay agad akong tumakbo pa elevator. Hoy, Em! Antayin mo ako! Ang bilis mo maglakad! Sabi ng katrabaho ko. Late na kasi ako, bruha ka. At saka gutom na din ako, kain muna tayo sa cafeteria. Saad ko sa kanya. Sige ba, basta libre mo. Natatawang sambit niya. Malalim ako na pabuntong hininga nang may naalala. 2 araw na pala mula nang umalis si Sungit papuntang London. Hindi man lang niya ako tinawagan or itinext. Bakit naman kaya niya ako ititext? Oo nga naman. Ay, namimiss ko na siya. Siguro ay busy siya sa mga meetings niya. Dapat pala sumama na lang ako sa kanya. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at nagtipa ng mensaheng papadala ko sa kanya. To Boss Sungit. Kamusta ka na dyan? Miss na kita. Bakit hindi ka natawag? Isisend ko na sana ito nang bigla ko natigilan. Teka, hindi nga niya ako makamusta. Visit siya. Bahala siya. Nailis kong binalik ang cellphone sa aking bag. Nagkagayakan mag-bar kaming magkakatrabaho. Ayoko sanang sumama pero nagpumilit yung isa kong katrabaho na malapit sa akin. Sumama ka na, Em, please. Eh ayoko na lang sumama. Sabihin mo na lang sa kanila masama ang pakiramdam ko. Nagpapapadyak na naman siya sa inis. Ang lala naman, Em. Sumama ka na sa amin. Nakangusong sabi niya. Ipinagdao pa niya ang kanyang kamay habang nagsasalita. Ayoko nga. Madiing pagtanggi ko. Pretty please. Mas lalo niyang hinabaan ang uso niya kaya napatawa ito. Ang sarap talaga asarin ng isang to. Humalukip-kip ako sa harapin niya. Please na Em, sumama ka na please. Promise, ililibre kita ng 1 linggong lunch. Natigilan ako sa sinabi niya. Libre? Malaki-laki din ang maiipon ko kung libre ang lunch ko ng 1 linggo kaya pumayag na ako. Pinauna ko na silang bumaba sa sasakyan at sumunod na lang ako. Hindi pa ako nakakapag-ayos ng damit ay bigla kong hinila ng babaeng to sa loob ng bar. Napansin kong nauna na pala yung ibang katrabaho ko sa loob. Kami naman ang babaeng to ay umupo sa 1 bilog na sofa. At dahil masakit na ang aking paa ay agad-agad akong umupo dito. First time kong pumunta sa ganitong lugar kaya naman bago sa paningin ko ang lahat ng bagay na nakikita ko. Para tuloy akong bata na manghang-mangha. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang kulbitin ako ng katrabaho ko. Hindi ka ba sasayaw? Ha? Huh? Hindi ko siya maintindihan dahil sa tugtog na namamayani sa buong lugar ng bar. Lumapit siya sa akin at sumigaw. Ang sabi ko, hindi ka ba sasayaw? Umilang ako sa kanya sabay sagot sa tanong niya. Ayoko. Tumangulang siya at binalik na ang mata sa mga nagsasayaw. Guys, mag-CCR lang ako ha. Natawa sila sa sinabi ko sabay nagtanguan. Huwag kang tatakas ha, iinom ka pa ng alak pagbalik mo dito. Napangiwi ako sa sinabi ng isa kong katrabaho. Uy, bakit dala mo yung bag mo? Nako, mga kasama, tatakas si Em. Paki-epal talaga ng isang panira ng plano. Gago, hampas ko kaya to sa mukha mo, pati tong napkin ko. Nagtawanan sila lahat sa sinabi ko. Pagkapasok ko palang sa banyo ay agad kong kinuha ang cellphone ko. Tatawagan ko sana si boss para ipaalam sa kanyang nasa bar ako. Nakakalimang paring na ako, wala pa ding sumasagot. Napahugot ako ng malalim na hininga. Ika-cancel ko na sana ang pangsyam na tawag nang bigla itong sumagot. Hello? Masayang bati ko. Napangiti ako habang nagsasalita. At last, sinagot niya ng tawag ko. Excited na ako marinig ang boses niya. Pero ang kilig at excitement na naramdaman ko ay biglang naglaho na parang bula. Bumilis biglang tibok ng puso ko. Ang kasiyahan ay napalitan ng sakit. Hello, who's this? Sabi ng isang babae sa kabilang linya. Babae? Pero bakit? Akala ko ba? Magsasalita pa sana ako kung nasaan si Boss Sungit. Ngunit bigla ko natigilan sa narinig sa kabilang linya. Honey, maligo ka na. Come on, malilate na tayo kaya bilisan mong kilos. Malambing na sabi ng lalaki sa kabilang linya. Napakagat ako sa labi sa narinig.
Masokista na yata ako dahil imbes na putulin ko ang tawag ay pinakinggan ko pa sila sa kabilang linya. Wait lang, may kausap ako. Okay, sino ba yan, honey? Ang lambing-lambing pa niya. Mas lalo ako napaiyak ng tahimik. I don't know, cellphone mo to eh. Nadinig ko ang paglagabog ng isang nalaglag na gamit sa kabilang linya. What? Shoot, who's calling? Tanong nito habang nagmumura. M ang nakalagay sa phone mo. Shoot, give me that! Sabi nito gamit ang kinakabahang boses. Kasunod niyo ng pagtikim ni Sungit sa kabilang linya. It's not what you think, baby. Malambing na sabi niya. Pa-baby-baby pa siya. Samantalang may honey naman pala siya sa London. Napapikit ako ng mariin sa sobrang inis. Manluloko. Lalo ako napahagulhol sa pag-iyak. Manluloko ka! Sigaw ko sa kanya. Rinig kong pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Magsasalita pa sana siya nang agad kong pinutol ang tawag niya. Nangihinayang na paupo ako sa lapag habang umiiyak. Yes, I have a fiancé. Tipid na pag-amin niya. Tuloy-tuloy na bumuhos ang aking mga luha sa aking mga mata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sobrang sakit pala talaga. Pero paano ako? Paano tayo? Akala ko ba gusto mo ako? Humihikbing tanong ko sa kanya. Tahimik lang siya habang ako'y umiiyak. Em, Tyrone naman, sagutin mo naman ako. Magsalita ka naman. Nangiinig ang mga kamay ko habang naglalakad palabas ng elevator. Habang kausap ko kanina yung katrabaho ko ay pinipigilan kong itago ang lahat ng emosyon ko. Tahimik lang ako sa tabi niya. Imbes na makinig sa kanya, ay ibang tumatakbo sa isip ko. Kinakabahan na tinignan ko ang double door ng opisina ni Boss. Sarado ito na dapat ay nakabukas dahil ayaw na ayaw niyang hindi ako natatanaw sa labas ng opisina niya. Pero ngayon ay sarado ito. May nagbago. Alam ko at ramdam ko. Parang may konting-konting pumiga sa puso ko. Kung kanina ay kaya ko pang itago ang lahat ng sakit, ngayon ay hindi na. Ikinuyom ko ang aking mga palad kasabay ng paghugot ko ng malalim na paghinga. Kasunod noon ang pag-alpas ng mga luha sa aking mga mata. Bakit ba ako naiiyak? Bakit ko ba siya iniiyakan? Lalaki lang naman siya. Lalaki lang. Marahan kong pinunasan ang luhang tumutulo sa pisngi ko gamit ang isang kamay. Natigilan ako sa pag-iyak nang may biglang pumasok sa aking isipan. Hindi naman siguro siya maglolo ko kung mahal niya ang fiancé niya, diba? Kailangan ko siya makausap para maliwanagan sa kung ano man ang meron sa amin. Gusto ko siyang kausapin. Sinubukan kong tawagan siya sa intercom pero hindi siya sumasagot. Ilang segundo ako naghintay at umaasa na sagutin niya. Ilang minuto ang itinagal ko sa pag-iyak habang nakasubsob. Tsaka lang ako natigilan nang marinig kong bumukas ang pinto. Tumayo agad ako at kumuha ng tissue. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko. Pinigilan kong pag-iyak. Humugot muna ako ng isang malalim na paghinga at pagkatapos ay tsaka ko sila hinarap. Hindi ako nagkamali. Magkasama sila. Sabay silang lumabas sa opisina niya. Magkahawak sila ng kamay habang malawak ang ngiti ng babae. Bye! See you later! Masayang pagpapaalam noong babae. Hinawakan niyang pisngi ng babae. Hindi ko na natiis ang sakit na nararamdaman ko. Kusa nang tumulo ang mga luhang pinipigilan ko. Ang iyakan ko talaga, nakakainis. Nataranta ako na makita kung haharap sila sa akin. Ayoko makita nila akong umiiyak. Umatras ako patalikod pero natamaan ko ang lamesa at lumikha ito ng ingay. Sabay silang napalingon sa akin. Who is she? Tanong ng babae sa kanya. She's my secretary. Walang emosyong pagpapakilala niya sa akin. Wala nang iba. Bakit pa ba ako umaasa na ipakilala niya ako kahit bilang kaibigan lang? Pero ang sakit lang. Oh, okay. By the way, hintayin ka namin sa condo mamaya. See you later. Matapos itong magpaalam ay naglakad na siya papunta ng elevator at nakinig sa pagsara nito. Katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Tanging paghikbi ko lamang ang nadidinig. Hindi ko naramdaman ang paglapit niya sa akin. Akala ko yayakapin niya ako pero kinuha lang pala ang folder na daladala ko kanina.
Tumalikod na siya at narinig ang paghinga niya ng malalim. "Stop crying," mahinang sabit niya. "Cancel all my appointments later," mading sabi niya sabay alis pabalik sa opisina niya. Hinintay ko siya. Kahit tapos na ang oras ng trabaho at malalim ng gabi, ay hindi ako umalis ng opisina. Hinihintay ko siya para makausap siya. Ayoko matapos ang araw na to nang hindi ko siya nakakausap. Dahil umaasa pa din ako. Bumukas ang pintuan ng office niya kaya tumayo agad ako. Lalakad na sana ako papunta sa kanya kaso ang bilis niyang maglakad papunta sa elevator. Naiwan ko pa ang aking bag kaya naman bumalik pa ako sa aking lamesa. Patakbo na ako sa elevator ngunit huli na ako dahil pasara na ang pinto nito. Bago ito magsara ay nakita ko pa ang ekspresyon nito. Walang emosyon, yung parang hindi niya ako kilala. Hinabol ko siya sa kagustuhan ko siyang kausapin. Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Agad kong hinawakan ang kanyang braso. Nang lumingon siya, ay agad kong napansin ang mata niyang malamig. Pwede ba tayong mag-usap? Kabadong tanong pa sa kanya. Napasingap ako nung alisin niya ang kamay kong nakahawak sa kanya. Nakatingala siya habang nakapikit na parabang ang laki-laki ng problema niya. Humugot muna siya ng malalim bago nagsalita. "I can't. May pupuntahan ako." Mahina ang boses niyang pagtanggi. "Pupuntahan mo siya, diba?" Nakayuko ako habang nanginginig ang boses. "Hindi ka malang ba magpapaliwanag sa akin?" Mahinanakit na tanong ko. "I have to go," seryoso niyang sabi. Tila iniiwasang sagutin ang mga tanong. Mas lalo ako nasaktan sa kanyang ginagawa. Iniiwasan ba niya ako? Ayaw niya akong kausap? Gusto ko siyang tanungin kung anong meron sa aming dalawa. Konting oras lang naman. Kahit ilang minuto lang, please. Pagmamakaawa akong pakiusap sa kanya. Hindi ko na napigilan ang mga luhang kusang pumatak mula sa aking mga mata. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. "Geren, ihahatid na kita sa bahay mo. Can you please stop crying?" Inisasabi niya. Sumingat ako tumango bilang pagpayag. Hindi na siya muling nagsalita pa at sumakay na sa unahan. Nang makasakay na ako ay siyang bilis niyang pinaharurot ang sasakyan. Sa buong durasyon ng biyahe ay tahimik lamang kaming dalawa. Marami akong gustong itanong sa kanya pero ilang minuto nang nakalilipas ay hindi ko pa din makapa ang tapang ko. Nang magkaroon ako ng lakas ay tumikim ako. "Ano ba talaga ako sa'yo? Sino ba ako sa buhay mo?" Lakas loob kong tanong. Naiinis na humugot siya ng malalim na paghinga at itinabi ang sasakyan para itigil. Hindi niya sinagot ang tanong ko, dahilan para magalit ako. "May fiancé ka pala, manluloko ka. Kinawa mo lamang akong laruan. Bakit hindi ba ako naniwala sa'yo? Ang tang-tang ko talaga. Kinawa mo lang akong pampalipas oras. Ginamit mo lang ako na para usa ng init ng katawan mo. Pinaasa mo lang ako. At ako naman tong sitanga naniwala sa'yo. Pumayag ako sa lahat ng gusto mo kahit alam kong walang tayo. Binigay ko lahat sa'yo, pati katawan ko dahil mahal kita. Nagpakatanga ako dahil mahal kita." Mahinanakit na sabi ko sa kanya. Halata sa boses ko ang puot at galit. Hindi ko na napigilan ang galit na nararamdaman ko. Pati na rin ang sakit ay hindi ko napigilan. Sinabi ko lahat ng hinanakit ko. "Yes, I have a fiancé," tipid na pag-amin niya. Tuloy-tuloy na bumuhos ang aking mga luha sa aking mga mata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sobrang sakit pala talaga. Pero paano ako? Paano tayo? Akala ko ba gusto mo ako? Humihikbing tanong ko sa kanya. Tahimik lang siya habang ako ay umiiyak. Tanging pagtawag niya lang sa pangalan ko ang kanyang ginawa. "Tyrone naman, sagutin mo naman ako. Pagsalita ka naman. Alam mo bang lalo ako nasasaktan sa pinaggagawa mo?" May hinanakit na nasabi ko. "Bukas na lang natin pag-usapan yan. I need to talk with someone," Marie niyang sabi. "Bakit hindi na lang ngayon? Ganon ka ba kaatat na puntahan siya? Pwede bang ako muna?
Pwede bang unahin mo muna ako? Pagmamakaawa ko. Napahila mo siya sa kanyang mukha sa sobrang inis. Let's talk tomorrow. We are going to fix this problem. Hindi. Gusto ko ngayon na tayo mag-usap. Pagpipilit ko. Paandarin na sana niyang sasakyan na mabilis ako nakababa dito. What are you doing? Come on! Pumasok ka na sa kotse para maihatid na kita. Ayoko! Pagdanggi ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niya nililinaw kung anong meron sa aming dalawa. Em, please! Galit na sabi niya. Natigil ang pamimilit niya sa akin nung tumunog ang phone niya. Sunod-sunod na mura ang kanyang ginawa. Damn it! Come on! I will take you home! No! Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasagot ang mga tanong ko. Not now, Em. May emergency lang ako. She needs me. We will talk tomorrow, I promise. Seryosong pakiusap niya sa akin. Magsasalita pa sana ulit ako nang tumunog ulit ang cellphone niya at agad naman niya itong sinagot. 5 segundo lang lumipas nang pumasok siya sa sasakyan at pinaharurot ito. Isang tawag niya lang ay nagkakandara pa na yung ugok na yon sa pagpunta sa kanya. Nanikip ang dibdib ko sa kirot at sakit na nararamdaman. Umalis siya. Habang ako ay naiwang tulala at lumuluha sa madilim na kalsada. Hindi ka pa ba papasok? Magtatatlong linggo ka na hindi pumapasok sa trabaho ah. May pag-aalalang tanong ng katrabaho ko habang nag-aayos ng mga dala niyang plastic. Nagkibit-balikat lamang ako sa kanya. Pinagmasdan ko lang siya habang nag-aayos ng mga pinamili niyang junk foods. Inilagay niya ito sa lamesa. Natuwa ako sa kadahilan ng may tao pa palang nagmamahal sa akin. Nawala din agad ang mga pilit ng ngiti sa aking mukha nang maalala ko ang nangyari ilang linggo na nakakaraan. Bumalik ang lahat ng alaala pati na rin ang sakit na dulot ng sinabi niya. Simula noon ay hindi na ako pumasok pa sa opisina. Hindi ko siya kayang makita. Muli ako napabalik sa realidad nang tumikim yung katabi ko. Walang gana naman ako napailing sa kanya. Ayoko nang pumasok. Siguro magre-resign na lang ako. Sagot ko sa kanya. Nakita ko kung paano nagsalubong ang kilay niya at inirapan ako ng todo. Hindi ko siya pinansin. Gaga ka ba? Anong magre-resign ka dyan? Eh ang ganda-ganda ng trabaho mo tapos iiwan mo? Kaloka to? Sabit niya habang hinihimas ang kanyang mukha. Ahanap na lang siguro ako ng ibang trabaho. Tabad kong sagot sa kanya. Pinikit ko saglit ang aking mga mata at humikap. Napumulat lamang ako nang marinig kong paghampas niya sa aking lamesa. May balak ba siyang sirain ang gamit ko? Alam mo, Em, hindi kita maintindihan. Alam ko may problema ka at hindi mo yun sinasabi sa akin. Pero alalahanin mo, kaibigan mo ko. Ayoko mo manghimasok sa problema mo pero nag-aalala na ako. Kaya naman sana magsabi ka para kahit papaano eh alam kong kung anong pinoproblema mo. Mahaba at madrama niyang pahayag sa akin. Ang dami mong sinabi. Pwede mo naman akong diretsuhin. Dapat sinabi mo na lang kung gusto mo makichismis. Magkwento ka na kasi. Pagpapakit pa niya. Napanguso ako na makita akong mukha niya. Naiinis ako. Ang pangit niya. Ewan ko ba kung bakit parang ibang nararamdaman ko. Sasabihin ko sa'yo, lahat, pero sa isang kondisyon. Kahit ano, gagawin ko, basta makasagap lang ako ng chismis mula sa'yo, no? Ano ba yon? Sabihin mo ng kondisyon mo. Excited na sabi niya. Kumain muna tayo, gutom na ako eh. Sabi ko habang hinihimas ang tiyan ko. Nagtuloy-tuloy lang ako sa pagkain habang yung kasama ko ay nakatingin sa'kin na parabang nahihiwagaan. Mabilis ko ding naubos ang dala niyang mangga. Gutom pa ako kaya kumuha ako ng pizza. Cheese flavor to which is favorite ko. Kakainin ko na sana ito nang bigla ako natigilan. Inamoy ko ito at ramdam kong paghalukay ng kung ano sa tiyan ko. Napatakip ako sa ilong ko habang pinipigilan ang nararamdaman kong pagsusuka. Hindi ko na napigilan at napatakbo na agad ako sa lababo. Naduduwal ako. Amoy panis yung pizza, huwag mo kainin yan, baka ma-food poison tayo. Nangihina na umupo ako sa upuan. Seryoso ang mukha niya. Nawala ang makulit at masaya niyang aura. Para siyang nanay na galit sa anak. Masamang tingin niya sa akin. Hoy, bakit ganyan ka makatingin?
Wala naman ako masamang ginawa sa'yo, ah. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Buntis ka! Pagbibintang niya habang tinuturo ang tiyan ko. Kinakabahan na napahawak ako sa lamesa. Naalala ko bigla ang isang bagay. Posible bang pumalya ako ng inom? Isang beses lang naman akong lumiban. Noong nasa bakasyon kami, nakalimutan kong mag-take ng pills dahil nawala sa isip ko. Gusto kong magmura para maibsan ang kabang na darama. Buntis ka, Em. Ganyang-ganyan ang ate ko noon. Napatulala ako habang nakahawak sa tiyan. Buntis ako? Paano na ako? Anong gagawin ko? Buntis ako tapos wala akong asawa o boyfriend? Sasabihin ko ba sa kanya? Pero baka magalit siya sa akin. At saka galit din ako sa kanya, no? Ayoko siyang makita. Naiyak na ginulo ko ang buhok ko. Anong gagawin ko? Gaga, edi sabihin mo sa boyfriend mo, ganun lang kadali. Sabi niya habang kumakain ng pizza. Pero paano? Problemado kong tanong. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanya. Hindi ganun kadali yun. Hindi niya ako mahal. Alam kong hindi niya papanindigan ang anak ko. Baka mamaya kapag sinabi ko ay ayawan niya ang anak ko. Ayoko. Hindi ko kakayanin. Ayoko ding maging dahilan ng pagkasira ng relasyon nila ng fiancé niya. Nabuntis ka lang, naging tanga ka na? Puntahan mo na, tapos sabihin mo lang, Em. Eh, hindi ganun kadali yun. Sagot ko sa kanya. At bakit naman hindi? Naguguluhan niyang tanong. Eh, hindi ko kasi siya boyfriend. Nakayo kong sabi ko. Nahihiya ako, baka sabihin niyang ang landi-landi ko. Napatunghay ako nang marinig ko siyang sumigaw. Ha? Nagpabuntis ka sa hindi mo syota? Este boyfriend? Ano yun, one night stand? Gulat na gulat siya habang nakatitig sa akin. One night stand? Eh, hindi. Madiin kong pagtanggi. Eh, sino ba yung lalaking kinababaliwan mo, ha? Huwag kang magugulat, ha? Sabay pahid ng mga luhang natulo sa aking pisngi. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita. Pinisil ko pa ang aking mga kamay upang pigilan ang aking kaba na nararamdaman. Umibig ako sa kanya at ito ang naging bunga. Nasaktan ako at nabuntis. Ipinikit ko ang aking mga mata. Walang pagdadalawang isip kong sinabi ang pangalan ng taong minamahal ko. Yung boss natin, siyang lalaki na kabuntis sa akin at ang taong mahal na mahal ko. Good morning, baby. Pag-iigib na kita. Sabay kindat sa akin. Akala niya siguro yung makukuha niya ako sa mga paganyan-ganyan niya. Huwag ka mag-alala. Matagal mo na ako nakuha. Nagtataka ako dahil kay aga-aga ay nandito na kaagad siya. Hindi ba't kakakita lamang namin kahapon? Hinayaan ko lang siya sa mga ginagawa niya sa bahay. Tumutulong siya sa tatang ko sa pagkukumpani ng aming bubong kahit na wala naman siyang alam dito. Pati pagsisibak ng mga kahoy ay hindi niya pinalampas. Pawis na pawis siya pero ang hot niya. Bakit kahit anong gawin niya ay ang gwapo-gwapo pa din niya? Daydreaming, huh? Sabi niya pa. Ewan ko pa pero hindi ko mapigilang titigan ang mga abs niya. Napalunok na lamang ako at nagulat dahil sa muling pag-imik niya. It's all yours, baby. You can touch it. Nakangising sambit niya. Che! Supladang sabi ko naman. Imbes na sigaw na may galit ang marinig ko, ay tanging pag-ungol na lang niya ang nabosesan ko. Pagtingin ko sa kanya ay nakahawak siya sa kanyang lalamunan. Tubig! Mahina niyang sabi. Dali-dali akong kumuha ng tubig at pagkatapos ay pinainom ko kaagad sa kanya. Puch! Tama bang narinig ko? Siyang ama ng magiging inaanak ko? Tumungo lamang ako sa kanya habang pinagmamasdan siya. Gulat na gulat siya sa sinabi ko. Pinakwento niya sa akin kung paano nagsimula ang lahat. Nang matapos na ako sa pagkukwento ay tahimik lang siya. Tinanong ko siya kaya nakuha kong atensyon niya. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba sa kanya o hindi? Problemadong tanong ko. Sabihin mo pa din sa kanya, kahit galit ka ay ipaalam mo pa din. Isang tabi mo muna ang sakit na nararamdaman mo kahit mahirap. Tumango ako sa kanya.
Dahan-dahan kong hinimas ang akin tiyan. Susubukan ko. Pinaalam niya din pala sa akin na simula nang hindi na ako pumasok ay hindi na din nagpakita pa si Boss sa opisina. Bali-balita daw na nagpunta ito sa ibang bansa. Umiwas ako ng tingin sa kanya. May bigla akong naisip kaya napabuntong hininga ko. Nabuo ang isang plano sa isip ko. Siguro hindi ko na muna ipapaalam sa kanya. Hindi na muna ngayon. Papalipasin ko muna ang sakit. Bahala na si Batman. Aalis na muna ako. Magpapakalayo-layo muna ako upang makapag-isip-isip. Pwede bang huwag mo na munang sabihin sa kanyang tungkol dito? Ako na lang magsasabi kapag handa na ako. Pero... Pinigilan ko siyang magsalita. Lalayo muna ako kasama ang magiging anak ko. Naiiyak na saad ko. Pagkatapos ang 7 buwan, napagplanuhan kong sa probinsya mga anak. Wala lang, para doon na sana manirahan. Nasa airport na ako na mapansing ang haba-haba na ng pila. Himas-himas ko ang akin tiyan habang kinakausap ko si baby. Anak, pasensya ka na. Naiinip ka na ba dyan? Gutom na din si mommy. Ay, mamaya makakaupo na din tayo. Mangiyak-ngiyak na ako nang maramdamang sumipa siya. Bigla ding naputol ang pagmumuni-muni naming mag-ina nang maalalang may naiwan ako. Hindi ako papayagang makalampas kapag wala ako na ipakitang travel permit from my OB. Kakainis naman talaga kapag minalas ka, oh. Ako na yung nasa pila ng mga oras na ito. Napansin na lang naka-hand carry lamang ako, which is 10 kilograms lang naman. Pinagbabayad nila ako ng check-in baggage pero ini-insist kong bitbitin ko na lamang dahil sapat na lang ang daladala kong pera. Ma'am, hindi po pwede. Kung gusto niyo po, iiwan niyo na lang dito ang iba ninyong dala. Nahihiya na siya dahil nagbubulungan ang mga taong nasa pila. Halatang mga galit na din sila. At saka isa pa ma'am, wala kayong travel permit. In 2 months, manganganak na kayo. Saad ng check-in counter lady. Nagulat siya ng may lumapit na pamilyar na lalaki sa kanila. Para siyang nabato sa nakita. Hindi siya nagkamali. Boses pa lamang nito ay kilalang kilala niya na. What's the problem here? Pagharap niya kay M ay nagulat ito. Ang laki na ng tiyan nito. Agad-agad naman niyang pinakita ang ID sa mga staff at nagpa-assist sa mga guards doon. Please carry all her stuff. I'm the owner of this airline. And she's carrying my child. Kita sa mga asul niyang mata ang saya at pananabik. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Paano niya nalamang buntis ako? Paano niya nalamang nandito ako? Hindi ko alam ang gagawin ko. I want a new life. Without him. Kahit po 1 year lang para makamove on ako. Gusto ko muna ng space. Nasa lounge na kami dahil premium ang ticket niya. Walang umiimik sa aming dalawa. Nagulat ako nang tumikim siya at nagsimulang magpaliwanag. Nagsimula nung nakita ko sa opisina sa party at doon sa peking announcement ng nanay niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Alam mo bang hindi ako mapakali sa araw-araw, mahanap lang kita? Paiyak na sabi niya. Hindi ko sinunod ang mga magulang ko sa gusto nilang mangyari dahil ikaw ang mahal ko. Hindi naman ikaw ang ama ng dinadala ko. Biglang lumabas sa bibig ko. Hindi ako maniniwala sa'yo, Em. Saad niya. Teka, umiiyak ba siya? Pero bakit siya umiiyak? Hindi agad ako nakapagsalita kasi nalilito ako. Natatakot akong magtiwala pang muli. Napakatindi na ng trust issues ko. Hayaan mo akong bumawi sa'yo, baby, please. Give me a chance. Pagmamakaawa niya. Pagdating ng probinsya, ay iniwan niya na ako dito at pinangakong babalik agad dahil may tatapusin pa siyang trabaho sa Maynila. Hindi pa rin gaano kami nakapag-usap ni Sungit dahil nga galit pa ako sa kanya. Pagising ko nung umaga ay napansin kong kotse niya sa labas ng bakuran. Nandito na naman siya. Isip-isip ko. Bala ko sana mag-ilamos ang matat nang wala palang tubig sa lababo kaya't lumabas ako at kukuha sana ng tubig. Nagulat ako sa lalaking bumungad sa akin. Good morning baby, pag-iigib na kita. Sabay kindat sa akin. Akala niya siguro ay makukuha niya ako sa mga paganyan-ganyan niya. Huwag ka mag-alala, matagal mo na ako nakuha.
Nagtataka ako dahil kay Aga-Aga'y nandito na siya. Hindi ba kakakita lang namin kahapon? Hinahayaan ko lang siya sa mga ginagawa niya sa bahay namin. Tumutulong siya sa tatang ko sa pagkukumpine ng aming bubong kahit na wala naman siyang alam sa mga ito. Pati pagsisibak ng mga kahoy ay hindi niya pinalampas. Bakit kahit anong gawin niya, ang gwapo-gwapo pa din niya. Pawis na siya pero ang hot niya. Hoy, magtigil ka nga. Buntis ka na't lahat, iba pa din yung dumi ng utak mo. Suway ko sa aking sarili. Natigil lamang ang aking pagpapantasya nang bulungan siya nito sa tenga. Daydreaming, huh? Doon ka nga, ayoko maamoy yung pawis mo. Ang asim mo na. Sabi ko sa papigil na tawa. Gutom ka na ba? Do you wanna eat somewhere here? Pagtatanong niya habang nagpupunas ang pawis. Ewan ko ba, pero hindi ko mapigilang titigan ang mga abs niya. Napalunok na lamang ako at nagulat dahil sa muling pag-imik niya. It's all yours, baby. You can touch it. Nakangising sambit niya. Che, supladang sabi ko. Maligo ka na dahil maya-maya kakain na ng gabihan, nagluto na sa ina ng laeng. Dagdag ko. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay nasanay na akong araw-araw siyang nandito para pagsilbihan ako. Hindi ko man maamin pero unti-unti ko na siyang natatanggap muli. Mahal ko pa din siya. Pero hindi pa nga lang ngayon ang tamang panahon para tanggapin siya ulit. Malay mo bukas. Mamaya. Gusto ko siyang kausapin at sabihin miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na mga yakap at halik niya. Malapit na ang due date ko. Ngunit kung kailan naman malapit na akong manganak ay siya namang dalang ng pagbisita ni Sungit. Nag-promise siyang babalik agad dahil gusto niyang nandoon siya sa mismong araw ng panganganak ko. Inamin niya na din sa kanya na siya ang ama ng dinadala niya. Kahit na alam ni Boss Sungit na sa kanya iyon ay halata pa din ang sobrang galak sa nalaman. Mahinang kinausap niya ang kanyang sinapupunan. Anak, huwag mong papahirapan si Mommy, okay? Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Naluluhang sambit niya. Nagulat siya dahil sumipa ito. Kinabukasan ay dinala na ako sa ospital dahil malayong pagitan ng bahay namin sa bayan. Kahit anong oras kasi pwede na akong manganak. Ilang beses ko nang tinatawagan pati text si Monster. Ngunit wala pa din siyang tugon hanggang ngayon. Hindi maiwasang kumirot ng kaunti ang puso ko. Pero pinagsawalang bahala ko yon dahil ayoko ma-stress. Siguro ay busy lamang talaga siya. He promised he'll be here. Mahinang sabi ko sa aking sarili. Trinay ko ulit siyang tawagan pero out of reach ang phone niya. In case naman nawala siyang signal ay tinext ko siya. Pangakong aayusin ko na lamang ang aming relasyon. Hindi na ako magpapabebe pa. Mahal na mahal ko ang lalaking yon, kahit may sapak siya. Hindi ko na maalala mga sumunod na nangyari. Ang natatandaan ko lamang ay ang pagsakit ng tiyan ko at ang pagpasok ng mga doktor sa kwarto ko. Bukod doon ay nakita ko siya na nagmamadaling lumapit sa akin at humingi ng patawad dahil na late siya. Nakita kong nakatitig siya sa akin pagkamulat ko ng aking mga mata. Hey, you're awake! Sabi niya habang halik-halik ang kamay ko. Nasaan ang anak natin? He's in the other room. Mamaya bibisitahin natin siya kapag kaya mo nang maglakad, okay? Tumango na lamang ako sa kanya. Magdadalawang buwan na mula nung mga nakako at ngayon na nakauwi na kami sa Maynila. Kinabukasan din noong nanganak ako ay agad din kaming iniuwi ni Boss Sungit. Ni hindi na nga ako nakapagpaalam pa sa mga tao doon. Masaya na naman kami ngayon ni Sungit. Natatawa ako nang may maalala. Why are you laughing? May konting inis sa boses niya. Muli ako natawa sa reaksyon ng mukha niya. Wala, may naalala lang. Natatawang sabi ko. Walang sali-salitang hinigit ko siya at siniil ng halik. Maraming buwan na siyang tigang at kawawa naman. Wala pa siyang score sa akin simula ng mga anak ko. Natigil kami sa paghahalikan ng umiyak ang baby namin sobrang lakas. Napatingin ako sa parte ng kwarto kung saan nandoon ang anak namin. Umiling ako habang natatawa ng mahina. Natatawa ako habang si Sungit naman ay naiinis na napabuntong hininga. Sumubsob siya sa hubad kong dibdib at nagreklamo. Ah, bad timing. Baka sa tono niya ang panghihinayang. Akala niya siguro ay makakaisa na siya sa akin. Mukhang gutom na ang prinsipe natin ah. Natatawang sabi ko.
Mula sa pagkakasubsob ay tumuhay siya at pagkatapos ay hinalikan niya na ako ng mabilis sa labi. Ngumisi siya tumayo. Matulog ka na. Sabi niya, tinakluban ang katawan ko ng kumot. Paano si baby? Nakangusong tanong ko. Ako nang bahala. Just sleep and get some rest, okay? Sabi niya pa habang pinipisil ang aking pisngi. Ngayong gabi daw ay may gaganapin na party sa kanilang company. Hindi naman niya sinabi sa akin kung ano isi-celebrate nila. Tapos na ang anniversary ng kumpanya niya, kaya naman nagtataka ako kung para saan ang party na iyon. Nakarating na kami sa parking lot nang mapansin ko ang daming kotse na nakaparada sa parking lot. Ang dami naman yatang bisita sa party ni Sungit ngayon na. Nang nagpark na kami, agad siyang tumingin sa akin. Kitang-kita ko ang nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Oh, bakit ganyan ka kumakangiti? May kaba sa dibdib na sabi ko. Alam mo ba nakakatakot yung mga ngiting pinapakita mo sa akin? Hindi siya sumagot. Palagay ko ay may gagawin siyang hindi ka nais-nais sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa biglang naisip. Siguro gusto niya mag-quickie ngayon sa kotse. Naiinis na hinampas ko ang kanyang braso. Ano ba? Ayoko nga. Ang manyak mo talaga. Nagugulang na palingo naman siya sa akin. Nagkasalubong ang kilay niya. What? Tila naguluhan siya sa aking sinabi. Pa-inosente ka pa dyan, gusto mo lang naman makaisa. What are you talking about? Nalilito niyang tanong. Maya-maya ay bigla siyang umisi ng nakakaloko. So you thought that I'm asking for some nasty things, do you? Pang-aasar niya pa. Hindi oh, defensive na sabi ko. My baby is so naughty. Pang-aasar niya pa. Alam kong aasarin niya ako kaya gumawa agad ako ng paraan. Sumulyap ako sa paligid at napansin ang daming magagandang sasakyan. Ano bang meron na talos mapuno mga sasakyan ng paradahan ng building niyo? Mamibigay ka ba ng bigas? Nalilito kong tanong. Akala niya siguro ay nagbibiro ako kaya napahalakak siya noong narinig niyang sinabi ko. Pinisil niya ang ilong ko at hinalikan ng mabilis sa labi. Silly! Tumawang sabi niya. Ano nga kasi? Pagpupumilit ko pa. Just wait and see, tipid niyang sabi. Sa 7th floor kasi ginaganap ang lahat ng party na isinasagawa nila. Sobrang lawak kasi ng espasyo ng 7th floor. Iyon kasi nakalaan na floor para sa mga malalaking gathering ng kumpanya. Bakit hindi mo malang sinabi sa akin na kulay pula palang record na isuot dito sa party? Nagmukha tuloy akong pambasag ng motif nila. Kainis. Mga babae na nakakulay pink ang damit. Naging mabilis sa mga pangyayari. Naguguluhan ako dahil inire-retouch nila ako at pagkatapos ay may ikinabit sila sa bewang ko. Na makita ko ito ay napanganga ako. Dinuksungan pa nila ng mahaba at magandang kumikinang na tela ang aking dress. Naging isang puting gown ang aking cocktail dress. Magandang design ito. Hindi pa rin ako natatauhan sa pagkakagulat ng magulantang na naman ako nang kinabitan nila ako ng mahabang belo sa aking buhok. Matapos nilang ayusin ito ay saka binigyan naman nila sa akin ng isang buke ng bulaklak. Ikakasal ba ako? Ikakasal ba kami ni Boss Sungit? Nasagot ang tanong ko na nasa aking isipan nang gumilid at umalis sa mga babaeng nag-ayos sa akin. Sobrang ganda ng pagkakaayos sa venue. Mukhang pinaghandaan nga talaga lahat. Maayos at nakahilera ang mga upuan at maraming bulaklak sa paligid at meron ding makukulay na palamuti. Hindi mawawala ang pulang carpet papunta sa altar. Nakita ko si Sungit na nakatayo sa tabi ng altar. Nakatayo sa harap ng altar ang pare habang nasa tabihan naman ni Sungit ay ang mga kaibigan niya. Muli kong pinagbastan si Sir Pogi at hindi ko maiwasang maiyak sa tuwa. May konting kaba akong naramdaman pero mas nangingibabaw ang saya. Ikakasal na kami ngayon at sigurado akong totoo na ito. Si Boss Sungit at ako'y ikakasal na ngayong gabi na ito. Naiiyak na umiti ako sa kanya. Kahit malayo ako'y nakita ko pa rin ang pagbuka ng kanyang bibig. Binasa ko ito at napangiti ako lalo sa kanyang sinabi. Marry me now. Lumuluha sa saya na tumango ako sa kanya. Ibinuka ko ang aking bibig at sinabi ko sa kanyang sagot na alam kong inaasahan niya na. Yes. Masaya siyang kumindat sa akin kaya napatawa ko ng mahina.
Dahan-dahan akong lumakad sa red carpet at habang naglalakad ako, ay kitang-kita kong masayang ekspresyon ng lahat ng tao na nadadaanan ko. Nakangiti silang lahat sa akin habang pinapanood nila ako maglakad. Pamilyar ang mga mukha nila sa akin dahil empleyado din sila sa kumpanya. Nandoon din ang mga kapitbahay ko, ang mga kaibigan ko sa trabaho. Masaya ako dahil nandito sila sa araw ng kasal ko. Nandito din ang pamilya ng magiging asawa ko. Nakapwesto sila sa unang upuan sa harapan. Damn, I'm the most happiest man in the universe. I love you so much, baby. I'm so in love with you, my queen, M. Mahal kita, at mahal na mahal ko din ang anak natin. Malumanay na sabi niya. Tinitigan ko siya at sumilay ang sobrang lawak ng ngiti sa aking mga labi. Sinalubong ko ang tingin na ibinibigay ng kanyang mga asul na mga mata sa akin. Alam kong alam mo nang sasabihin ko pero dahil love na love kita, ipapaalam ko pa rin sa'yo to. I love you. Gasgas mong pakinggan basta mahal kita. At yun ang mahalaga. Tumawang hinalikan niya ako ulit nang mabilis sa labi. Ikinasal kami ni Boss Sungit at ito ang araw na naging ganap na asawa ko ni Boss Sungit. Isa na akong ganap na Mrs. Sandoval at itong araw na ito ang pinakamasayang araw para sa akin. Para sa aming dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.